guys, it's your Filipina girl, Zatricia. I'm so excited for today's vlog. And to be specific, alam kong nababasa niyo siya sa title, which is, it is all about iPhone 11. And disclaimer lang guys, disclaimer lang guys, I am not here to brag. Andito ako para to inspire sa inyo and gusto ko ring i-share sa inyo itong another milestone sa aking buhay. Kasi for me, milestone to na ako yung nakabili ng sarili kong cellphone using YouTube sahod. Inipon ko siya talaga. And ano pa ba? Gusto kong sabihin. And before we proceed sa unboxing and review, yon, ipapakita ko sa inyo yung clip kung saan ko nabili yung unit and yung pagbabayad ko. Meron ako mga ilang details na hindi na-explain and after nyo mapanood yung clip na yon, saka ko siya explain. Hey guys! Today, nandito tayo sa Walter Mart malapit sa amin. And babayaran ko sa BDO dito sa Walter Mart yung iPhone na binili ko or in-order ko sa Apple Card. So, ano nga ba yung Apple Card? Just a quick background about Apple Card. Dito madalas kumukuha yung mga artista and mga vloggers ng kanilang unit sa iPhone. And, yun, babayaran natin siya sa BDO. Meron ako ditong deposit slip. And eto, yan. Parang hinipan lang itong pera natin mamay. Pero okay lang kasi para din naman sa ikagaganda ng mga susunod nating videos ang pag-upgrade ko ng cellphone. Kahapon, pumunta na kami sa SM Lipa para tumingin ng unit and out of stock. Yung clip na pinapanood ko sa inyo is nasa parking lot area ko ng Walter Mart dito malapit sa amin. And nandun ako para magbayad sa BDO para i-deposit yung payment ko sa Apple Card. And baka may magtanong sa inyo, kahit napakita ko na sa clip na yon na kung bakit hindi ako nakakuha ng direct sa PowerMac. Dahil bago yung araw na yon, nakapunta na ako sa PowerMac Lipa and hindi available yung unit na gusto ko. Meron ata silang available, tsaka yung sa Electro World, puro yung available is yung 64GB. Eh ako talaga kasi, personally, gustong-gusto ko yung may malaking gigabytes kasi marami akong malalagay na kung ano-ano at gagamitin ko siya sa pagbo-vlog. So, kailangan to ng malaking space talaga. Sakto naalala ko na lagi ko nakikita sa My Day and sobrang sikat ng Apple Card para sa akin kasi trusted siya ng mga artista and mga vloggers. So, nag-contact ako sa kanila, nag-try ako mag-reach out sa kanila and sobrang namang bilis ng response nila. Ayun, doon na lang ako nag-decide na kumuha ng unit sa kanila. Wala akong clip na nakuha nung na-receive ko na siya mismo doon sa isang malaking box. Or tamang box lang. Pero sinasabi ko sa inyo sa packaging pa lang, yung bubble wrap parang ayaw magpabukas or ayaw magpakuha si iPhone dahil sa sobrang daming bubble wrap, sobrang well secured and masasabi ko lang talaga na highly recommended talaga si Apple Card. Ito yung kanyang Facebook page. Ito yung kanilang Instagram. Baka interested kayong kumuha ng unit sa kanila. Ilalagay ko din sa description box below yung link na kanilang mga account. Kontakin niyo sila and sobrang approachable. And yun, ang daling kausap, sobrang smooth ng transaction sa kanila. Kaya hindi na akong magtataka kung bakit tiwala talaga yung mga artista and vloggers sa kanila. Pasensya na kayo kung sobrang dami kong kwento or dami kong dada regarding sa pagkuha ng item ko. And yun, nakuha ko naman siya, diba? Sineshare ko lang siya sa inyo. And yung sunod na clip na ipapakita ko sa inyo is yung actual unboxing ng ating iPhone 11. So, enjoy watching!
New iPhone 11, and as you can see, it's color white and meron na siyang case and tempered para sa mga bibili ng mga bagong phone dyan. Yun yung dapat na unang-una ninyong gagawin kapag may bago kayong phone, bumili ng case and tempered. And sa case ko naman, meron namang merong free na tawag dito na case si Apple Card nung dinilibre niya kasama na to. So, ang pinalagay ko na lang is etong tempered. Ayan, meron, na-set up ko na din yung iOS 14.5, I think. And again, I am not here to brag. I am here to inspire kasi galing to sa aking YouTube sahod, sa YouTube sweldo ko. And first time ko makabili ng, alam mo yun, medyo malaki-laking perang halaga na parang ako yung nakabili kasi ako mula talaga noon, mami ko na ang bumibili ng mga cellphone ko. And nakakatuwa lang na parang achievement sa akin na nakabili na ako ng sarili kong cellphone gamit yung aking pera. And alam ko dahil din ito sa inyong suporta, kaya maraming salamat. Dahil sa inyo, makakapag-serve na talaga ako ng quality na video. And naaalala ko lang na kung mapapanood niyo yung aking vlog mula Palawan tour hanggang ngayon, ang ginagamit kong phone is Huawei Nova 3i with 128GB. I have no issue with this phone. Ang issue ko lang siguro is yung audio quality and meron siyang lag kapag, alam mo yun, iikot mo yung camera na gamit mo ay video. Itong Huawei Nova 3i, graduation gift siya sa akin ng mommy and papa ko and 2 years na kami nagsasama nito. At kung hindi nyo pa napapanood yung mga una kong vlog bago magkaroon ng Palawan vlog, ang ginagamit kong phone doon is, naaalala ko lang, parang teary eye. Naaalala ko lang na nakakatuwa lang kasi noon, nanghihiram lang ako ng cellphone para mag-vlog. And yun, nakakatuwang nakabili na ako ng sarili kong phone na, ayun, grateful talaga ako na merong kayo. Walang ganito kung hindi dahil sa inyong suporta. And hiram ko lang talaga siya sa boyfriend ko. I think Samsung yun. Hiram ko lang siya sa boyfriend ko na kasi yung phone ko doon hindi maganda yung quality noon. Kaya lagi ako nanghihiram sa boyfriend ko noon. Tiyaga ako na lagi lang akong, alam mo yun, chinechapuan kung wala din siyang gagawin. And sobrang thankful din naman ako sa boyfriend ko dahil napaka supportive niya talaga sa akin since day one. Binayaran ko siya as in full cash kay Apple Card kasi wala din namang hulugan si Apple Card. Ang point of view ko kasi, kaya ko naman siyang ipunin monthly and kapag naipon ko yun, saka ko na lang siya bayaran kesa naman yung parang monthly na may huhulugan ako. Huwag niyong mamasamain yung sa naghuhulog. Walang masama doon. Yun lang naman yung point of view ko. Sa akin lang naman po iyon na parang wala na akong iniisip monthly na babayaran. Kung kaya ko naman siyang ipunin ng monthly lang din, bakit hindi ko na lang siya ipunin at matuto ako maghintay? Noon ang bala ko pa talagang iPhone na bilhin is si iPhone 8. And dahil sa may naipon na ako, nabili ko si iPhone 11. And nabili ko pa yung gigabytes na gusto ko. So, let's talk about naman sa camera quality ni iPhone. Tulad nga na nasabi ko sa inyo, isa sa hinabol ko kay iPhone is camera. Kasi kapag usapang iPhone, alam din ng lahat na quality ang camera ni iPhone. And eto, ipapakita ko sa inyo sa screen, yung mga picture nung nag-brand shoot ako. Sobrang ganda ng quality niya. And papakita ako din kayo ng clip ng video. Diba, kitang-kita niya naman na sobrang ganda ng quality niya. Kaya na-excite ako na gamitin na siya sa mga susunod kong vlog. Anyways, after using my iPhone 11 for a week na, I think a week na nung nakakalipas simula nang makuha ko yung unit kay Apple Card, wala pa akong ni-encounter na problems and sobrang smooth lang niyang gamitin and unti-unti na natututo na akong gumamit ng iPhone. Para sa mga hindi nakakaalam, first iPhone ko ito kasi simula noon, sa tala nabubuhay ako.
I'm an Android user and first time ko lang gumamit ng iPhone. So medyo kapakapapa ako sa paggamit sa kanya. Kaya hindi rin ako makapagbigay ng ilang info about it kasi nga kapakapapa ako kay iPhone. So ang mabibigay ko lang sa inyo ngayon is yung unboxing and mga ilang review. Anyways, I hope you enjoyed this video. Please like if you enjoy it. Subscribe to my YouTube channel so we can see each other to my next one. Leave a comment below kung may gusto kayong ipagawa sa akin. Bye! See you in my next one. Okay, ito pang close natin. Bye! See you in my next one.